Pag napapadpad talaga ako sa mga food park, automatic ondahan ako sa mga bagong foods na matatry. Yung tipong di ko usually nakikita. Kasi parang may sense of achievement, di ba? Pag nakaka-discover ng bagong masarap. Dahil alam niyo naman yung motto ko, try hard anything once. At the same time, dapat balance din. Bumibili din ako ng mga tried and tested na foods para sure na may laman dyan. Gaya na itong Korean fish cakes at Hungarian sausage. Pagkatapos niyan, dumako naman ako sa may bandang Africa at sinubukan nitong Swahili cuisine ng Mapishi Food House. Isa sila sa pinakamabenta dito, in fairness ha. Umorder kami ng pilaw at biryani. Nasa una tingin ay mukhang adobo lang, pero promise, iba yung sarap niya. Sana mag-try pa lalo itong food business nila. Fruit shake naman for drinks, dahil ngayon lang ako makakatry ng dragon fruit sa shake. Saka agaw, atensyon talaga yung kulay niya. Good job sila dyan. Feeling ko mabibitin pa kami dun sa pilaw, kaya umorder pa kami nitong Korean pansit. Yan yung pilaw, parang kasama na sa saing ng kanin yung ulam. Tapos yung biryani naman yung conventional ulam at kanin na magkahiwalay. Taste-wise, halos maghawig lang sila ng lasa, pero mas mura yung pilaw. Easily the highlight of this food trip. Itong japchae, meh. At yung Hungarian sausage, lasang Hungarian sausage. Itong Lin's bibingka ay masarap din. Maganda yung batter nila, moist and fluffy at sakto lang yung pagkakaluto. Actually, doon lang naman nagkakatalo yung mga bibingka, di ba? Unless may ibang inilagay na toppings. And that's it for this Christmas food trip.